Tadyang ng baka. Tagiliran. Short rib. Napakagandang karne. Ang ganda ng kanyang pagkakamarbol. Oh. Pati mga litid, panalo to. Napapansin nyo, nag-day off ang ating talyase. Si Le Azul ang ating gagamitin ngayon. Ito po, ang classic na nilagang baka. Napakaganda po yung gawin itong ano, kaldereta, pwede nyo rin itong ano, pangkari-kari. Pero ngayon, siya magiging nilaga. Lahat naman tayo marunong magnilaga eh. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako magnilaga kasi season ngayon ng mais dito sa amin. Napakaganda ng mga mais ngayon dito sa amin. Kaya ang sarap ito sa nilaga. Makita ko sa inyo kung paano natin sisimulan. All-time favorite nilagang baka. Ang ating tadyang tagiliran or short rib ay 6 pounds. Nilagyan ko muna ng 9 cups ng tubig. Diyan natin muna ano, medyo palalambutin at palalabasin ko anong dapat bumabas. Hindi ko siya pakukuluan at itatapon ng unang kulo. Sayang ang lasa. Alam niyo man ito, malinis namang ilaga ang short ribs. Medyo lilinisin lang natin yung mga scums pag medyo may lumutang. Wala akong ilalagay na tanglad, hindi ko pakukuluan sa luya. Classic na nilaga. Eto, lagyan natin ng 2 teaspoon na salt. 2 teaspoon lang, padali naman maglagay. Gusto ko siya pinapakuluan agad sa pork powder para lumasa agad sa laman. Sa bawto, ginawa kong 3 teaspoon na beef powder. Ayan, 3 teaspoon yan. Para lasang-lasa. 1 teaspoon na ground black pepper. Nilagyan ko rin ng konting whole pepper. Para medyo tumalab na agad yung pepper natin. Pinagsama ko na, ayan. Ayan. Classic lang yan, lagay natin. Haluin ko lang ng konti, din lagyan na natin yung sibuyas natin. Ito yung nakikita ko na. Pag yung kami dumadalo sa mga kaanak namin sa Montalban, pag yung aking lola ay magluluto ng nilagang classic, ganito lang. Alam mo, nadadalin nila yan kung gano'ng kasariwa yung karning gagamitin. Ayan, medyo nahalo. Ito ay 2 sibuyas, 2 medium size. Masarap ang magpakulo, magpalambot ng inyong karne sa maraming sibuyas. Ayan, kalat lang natin. Napakadaling lutuin. Lahat tayo halos may idea kung paano magnilaga. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking nilaga. Kasi ang ganda ng ating gagamitin karne. Ito. Tiyagaan, palambutan, pakuluan ninyo. From time to time, chechikin nyo lang. Tatanggalin natin yung mga scums na lulutang. Saka ay medyo magmamantikayan. Tignan nyo kung kailangan lagyan ng tubig. Basta right now, 9 cups of water ang nilagay ko. 30 minutes. Sa tingin ko, mahapoy natin eh. Ganda na aking pakubo. Palambutan na yan oh. Nagmamantika na. Magtatanggal tayo ng mantika. 30 minutes, depende sa inyong tadyang, tagiliran, or short ribs. Naway, ang inyong tadyang, ang inyong short ribs ay madaling palambutin. Tanggalan natin ng konting mantika bago kayo balikan. Ayan oh. Ang sarap niya, kaso bawal na eh. Ang daming mantika. Yan, ang natanggal ko na mantika. Siyempre, hindi maiiwasan ang ating short ribs. Talaga may mga tabayan eh. So, chicken natin kung siya ay malambot. Alam niyo, hindi pa. Sa tingin ko lang, mga 30 minutos pa, medyo bibigay na to. Ayan, pero ang ganda ng ano, napansin nyo, walang gaano mga naglutang, mga scams, saka kung ano-ano mga ano, ang linis ng ating karne.
medyo binabad ko to ng 30 minuto sa tubig lang. Sabay hinugasan, dinrain. Well, hindi ko siya pinalambutan ng unang pakulo. Walang ganun. Pero ang linis niya, ha? Wala akong gaano nasagip man lang. So, wala pa tayong ilalagay. Continuous lang natin siyang iboboil hanggang sa lumambot. Depende tayo sa klase ng kanyang makukuha natin. Pero ito, sa tingin ko, kung mga 30 minutos, madadali natin to. Isang oras at 20 minutos. Sana ang inyong short ribs ay madaling lumambot. Actually, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Hindi ko lang nakagawian. Siguro kung pressure cooker, baka half the time. Ayan, ang ganda ng ating kulo. During those time, nagdagdag ako ng 6 cups na tubig para makuha ko yung lambot saka yung sabaw na gusto ko. So ngayon, bigyan natin ng head start. Or, tikman muna nga natin. Hindi pa ito natitikman simula kanina. Tikman muna natin bago tayo maglalagay ng ano. Lasang-lasa yung ano, yung baka. Pero gusto ko lagyan ng konting ano, asin. Siguro kahit mga another teaspoon. Ito. Pero swak na. Yan. 1 teaspoon. So ngayon, i-head start na natin itong mais. 3 mais ang nilagay ko. Ang tamis ng mais sa amin. Okay, lagay natin para lumasabaw. Okay. 3 katamtamang laki ng mais. Napakatamis. Bibigyan lang natin ito ng mga 10 minutes. Kasi yung ating karne ay malapit na lumambot. Siguro mga 10 minutes na lang. Kaya ito, inano muna natin. Head start yung mais para mag-blend ng husto yung kanyang tamis sa sabaw. So, takpan natin ang kabigat na takip. Another 10 minutes, eto na, lalagyan na natin lahat. Pero, bago kayo iwan, gusto kong batiin ng happy birthday ang aking bilas, si Cora Biduya. Ito yung sinasabi ko sa inyong food stall sa Kainta, sa may Vista Verde. Sila yung Joyce food stall at the same time, yun ang anak niya, ang nanay si ang aking bilas, si Cora. Ang sarap magluto itong magina na ito. Kaya taga-Kainta, pasadahan nyo lang. Hindi ako masisira sa pagrekomenda sa inyo. Ang sarap. So pagbalik ko, ilalagay na natin lahat. Okay? Nadali na ito. Kaya na. Kaya na yung ating mais. Ang tamis ng sabaw. Kaya na. Dinagdagan ko ito ng asin, ha? Check tayo ng laman. May napansin ako humihiwalay na sa buto. Ito, isa na ito. Subukan natin. Ayun na yun. Humihiwalay na yun. That's it. Oh. May mga buto na ako nakikita sa loob. So, nadali ko siya ng 1 hours at kalahati. Sana yung mabili ninyo, madali rin. O gamitan nyo ng pressure cooker again. Hindi ko nakagawin. So ngayon, pagsama-samahin ko na, i-drain ko na itong ating patatas. Ito yung 2 malaking patatas. Iniwa ko lang ng cubes. Diyan na siya. Yan natin dyan. Yung patatas naman dito, napakadaling maluto. Siguro yung mga 2 minutes. Done na yan. Ako, ang daming sabaw nito. Okay, ngayon, sama na natin ang ating saging na saba. Pampatamis na naman to, gusto ko yan. Hindi pwedeng walang saba. Laging meron. Ayan na, oh, Diyos ko, nagsama-sama na sila. Floating kayo dyan. Bibigyan natin sila ng mga 2 minutes lang. After 2 minutes, eto na, itong ating mga simpleng gulay. Baguio beans, saka repolyo. Wala ko nandaan yung pechay kasi namili kami sa American Grocery. Walang yung pechay nila, puro tangkay ang ano eh. Ang makikita mo, walang ganon down eh. So, bigyan natin ng 2 minutes. After 2 minutes,
kain na na. Lalagyan na natin yung mga gulay. 2 minutes. 2 minutes again. Yari na to. Ayan yun. Kagandahan ng aking patatas, saka ng aking saging na saba. By the time nilagay ko yung ating mga gulay, done na yan. Okay. Hayaan na natin mag-swimming ang ating mga gulay. Unahin natin ang ating bagyo beans. Repolyo, lagay na natin to. Sandali lang to. Pag ito nasingawan, yarinot na yan. Alam nyo, dalawa muna ilalagay ko. Para pag inimit ko bukas, lalagyan ko itong aking dalawang repolyo. Parang bagong luto. Ako lang kakain ito eh. Medyo paliguan nyo lang ng konti bago takpan. At pagbalik ko, pakikita ko na sa inyo ang itsura nito. Ayan o. Natakpan natin o. Halos ayaw lumubog. Di ba? May steam yung ating repolyo dyan. Eto na. Tinakpan. Siguro ito, mga 1 minuto lang ito. Maniwala ba kayo kung gano'ng karaming mantika ang natanggal ko? Ayan na, natanggal ko mantika. Ayaw natin yan. Oh. So pagbalik ko, plating na tayo. Eto na. Done. Bogji-bogji na ang ating nilagang tadyang, tagiliran, or short ribs. Napakasarap. Ang mais na nagmula sa aming lugar, saba na nanggaling sa Pilipinas, at patatas na galing pa ng Idaho, nagsama-sama sila. Ay, yan na po sila. Napakasarap. Yan po ang aming nilagang baka. Abay tayo magpasalamat. Ating basbasa ng ating pagkain. Muli! Isa na namang mapagpalang araw para sa inyo lahat. Salamat sa Diyos. Tayo may masarap na nilagang baka. Hanggang sa muli, kayo po'y mag-iingat. Maraming salamat.